Hi mga langga, welcome to my YouTube channel. Magluto muna tayo ng kanin kasi magawa tayo ng kuba patat. Ito po yung hugasan kanina, yung nagawa kami ng kuba patat. Tapos iniwan ko kasi umalis ako sa, nagpunta ako sa supermarket kasi nagmadali yung modra ko. Kasi meron siyang dinala papunta sa ano niya, sa mama niya. Kaya magluto muna tayo ng pagkain kasi ang dami ng kakain dito. Malisin. Thank you.
di ba nag ano siya nag nagplay dayo nag-apply yun na tapos wala ka nang inayos dun sa ano mo sa wala basta nag-apply ka lang tapos oo. Bakit? Meron pa ba? Itanong mo nga sa mga kaibigan mo. Ano pa lang inayos pa? Wala pa. Maghintay pa yata tayo sa absence natin eh. Wala, syempre ikaw nga ang nag-apply. Paano? Sino pa ang kaibigan tatanong ko? Ikaw ang nag-apply. Anong inaano ko? Paano mo ginawa? Ano? Diba na? Tapos na yung porke ko. Nawala ka naman, oy. Mahila yung signal niya. Nawala siya. Ano, matigas na kasi kanina pa ito. Kanina pa ito eh. Una yan siya siya ang nagaya sa akin na magawa ako ng YouTube. Dati meron akong YouTube good po ano pa last year pa yon mga 3 years ago. Tapos nung bumalik ako nung October, pagbalik ko na sa October, ang dami kong sinalihan sa membership. Good for 18 ang membership po. Tapos yung iba po, inano ko siya, kinakansel ko kasi hindi maganda yung service yun nila. Kaya, pinili ko yung taong mapagtiwalaan ko ulit. Tapos, ayun na naman, tapos kung pupasok ako doon sa mga iris nila, ano sila, yung parang hindi mamamansin. Kaya, cancel ko naman ulit. Kaya, yung ano yun, mga kunti lang po yung totoong kaibigan ko sa YouTube na sa US nila na maganda magdala ng membership. Kaya doon ako nagtagal. Dati yung una po si ano talaga si Rowell City, marami sila pero siya lang talaga ang palagi kong inanood sa kasi masahistangga lang. Sila lang dalawa. Masahistangga lang, mag 3 months na ako din. Tapos Carowell din. Pero yung iba, hindi naabot ng months, mga 2 weeks lang. Tapos hindi maganda yung service. Yan, kinakansel ko yung ano, yung membership ko, kahit mahal yung membership ko. Yung ibang host naman, meron member ako dati sa kanya. Tapos member ko siya. Alam ko wala siyang live noon. Binibiro ko lang siya kung anong reaction niya. Tapos, nung nag-message, nile-message niya ako, sabi niya, ano daw, yung ipi-play lang daw niya, yung ano daw, yung ano ba yun? Yung VIP lang daw niya. Ayun, akala ko, okay na yun yung ano namin, yung usapan namin. Yung pala, try doon siya, harap-harapan pa niya ako. Sinabi niya sa, ano niya, sa LS niya, tapos sabihin niya sa mga tao niya, kaibigan ko rin, ano, biro? Hindi yung biro sa maraming tao, tapos gaganunin mo. Hindi yung biro, kapal din naman ng mukha niya. Akala ko, ano na yun, okay na yun eh. Hindi pala plastic, kaya pala maraming pupugalit sa kanya, dahil sa ugali niya. Kaya, ayun, magkita saan sa tangis. Dati, magsisisisi siya, yung pala sisig. Dati, mag-shoutout ako sa kanya. Ngayon, ano lang, kasing edad ko lang siya, pero yung utak niya abnormal. Dati, ang dami niyang tao. Ngayon, parang nag-uulit-ulit na lang. Dahil sa, siguro, meron yung ano yung mga tao sa kanya. Ang dami kayang
Dami kayang galit sa kanya na mga kupro. Napakayaban niya. Akala mo kung sino. Pareho man lang tayo. Dapat magtulungan. Hindi naman yun, hindi na yun, hindi, pag nag-PM na kayo, hindi naman porkit sabihin mo sa, ano, sa public. Ano yung utak mo? Abnormal, tapos na kayo nag-PM, sasabihin mo sa public. Kaya, minububuhan mo siya, nayaan mo siya. Yung mga taong mga traitor, hindi yan maganda. Si God na lang ang bahala sa kanya. Ayun, palagi nag-ano ako sa mga tao niya. Dati, mag-ano ako, yung sa premier ko, nagulat na lang ako, ang dami kong tuwa. Yung pala, alam ko yun, siya yun, yung mga tauhan niya. Kahit ilang beses pa sa magtuwa dyan sa mga live ko or sa premier ko, problema na nila yun. Basta ako, malinis konsensya ko, wala akong taong inaapakan na kagaya niya. Tahimik lang ako, hindi ako ang tipong tao na makipag-away. Si God na lang ang bahala ko sa mga taong tayo. I-pray mo na lang yan, may karma rin dumating sa kanya. Tapos, kung meron mga magpalipas sa akin ng mga 25 pesos, yung pera sa Pinas, ay naku po, ang tagal pa kaya niya yung ano pa niya yan, hanggang sa huli pa. Napakakunti lang yung tao na aabot pa ng 6 hours, 7 hours. Buti kung mga 200 yung tao niya. Ano, puro dal-dal na walang mga dahilan. Dapat kung magpaangat ka, ano, tingnan mo muna kung ano na ba, umangat naman. Kung di na umangat, di na umangat sa ibang channel. Patayin mo yung oras mo dyan sa ano, ang daming taong naghihintay sa'yo. Ano lang ako naka-member dun sa kanya, ano, good for 1 month and 1 week, tapos kinakancel ko na. Kasi, doon, binibiro ko yun siya. Alam ko wala siyang live. Ayun, nung ano, ginamit, hindi ko ginamit yung, ano ko yung may logo. Gamit ko yung media ko. Ayun, sinabi niya, siguro, napraning yung utak niya eh. Hindi ko alam kung anong takbo ng utak niya. Bakit niya sinabi sa public yung pinag-usapan namin na, binibiro ko naman lang yun. Alam mo, kung ano ba talaga yung reaction niya. Siyempre, yung ibang member niya, binababa niya, tapos nagpunta doon sa ibang LS. Doon ko nakita. Kaya tinatry ko siya kung ano bang reaction niya, ibababa niya ako o hindi. Pero alam ko yun, nung time na yun, wala siyang LS. Tapos nung kinabukasan, mga two days ago, sa ano pagchat namin, inano na siya. Tapos yung tao naman din niya, nagbini-message dun sa akin sa account ko, nagko-comment nung ganun-ganun na hindi maganda. Binablock ko rin. Sira ulo siya. Gaganunin niya ako. Hindi yan maganda. Ayaw kong nung ganun ng mga tao. Tapos, meron ka naman. Bakit kailangan tayo dun sa social media? Kung matino kang tao, iano mo dun sa, kaya nga, pina-private ko siya eh, kasi parang ano, kung ano bang reaction niya, siya naman parang abnormal ang utak, sinasabi sa maraming tao. Ano mga batutan niya? Abnormal talaga siya eh.
Kaya kayo, magtiwala kayo sa taong, member at magpa-members kayo. Huwag kayong magsayang ng pera. Ako, ang dami kong nasayang na pera dahil dyan. Pero okay lang yan, si God naman ang bahala sa kanila. Pero okay na rin. Okay lang din kahit nag-ano ako sa kanila. At least, maaga akong nag-ano, nag-money, diba? Good for 4 months money na yung ano ko, yung isang channel ko. Kaya ito, yung isang channel ko na naman anhin. Tapos meron ng waiting na, ano, 3KWH. Tapos banana ko na lang iikot-ikot ko siya. Kasi wag po kayong magbili ng banana. Kasi lalagas lang din po yan. Kaya maganda yung anuhan nyo, yung magsipag kayo. Magpunta kayo sa LS. Kasi madali lang yan eh. Kasi kung bibili kayo, yun ako po. Sayang yung pera. Ako dati, ang dami kong membership. Pero, ayun. Yung ibang tao, ano po sila. Mga mukhang pera. Yung sinabi niya sa mga ibang member, yung ibang host, sabi mo mukhang pera. Isa rin pala siyang pampira. Hindi nga marunong magpasalamat sa merong magpa-super chatter ng maliit sa kanya. Magre-reklamo pa. Pag matino kang tao, hindi mo yun i-ano, lagay sa, ano ba yun, sa public. Pag-usapan mo, kasi tapos na yun nag-usap kayo sa ano, isang singer. Tapos sabihin mo sa ano, abnormal talaga siya. Kaya, yung kaibigan niya, meron siyang kaibigan. Dati pumasok ako sa ano, kasi yung sa Masahistanggala, ano ako doon, gold member. Tapos nagpunta siya doon. Minsan naman doon sa kaibigan niya, mas pareho sila ng membership. Sobrang laki. Tapos, ayun, yung nagkasagutan na kami yung kopro na, ano, yung tawagin natin ng kalamsay kasi, ano siya eh. Wala pa siyang balat, ano lang yan. Wala na talaga siya kasi ano siya, sobrang payat. Parang walang kain. Hindi naman kagaya sa akin, yung tawang ko, tamang-tamang yun. Pero sa kanya, iwan ko lang sa kanya. Dati tumaba naman ako, pero ngayon sa sobrang pagod o ano, umano ako. Baka pag-uwi na naman sa Pinas, tumaba naman ko ulit. Kaya kung muna tayo yung mga gamit na harap-harapan. Akala mo kung sino siya. Purkit nakaasawa siya ng foreigner, ganyan ang ugali niya. Pareho lang din, Bisaya. Dapat magmahalan yung mga Bisaya. Siya hindi eh. Ang yabang pa. Ipapahiya ka pa niya. Akala mo kung sino siya maganda. Hindi naman siya maganda. Akala mo celebrity na siya sa sobrang sikat niya. Kaya mag-lockdown siya ng mga ibang tao. Kaya yung mga tao niya, nako. Dati papasok kami sa mga ABS Hi Sisi. Mega love shout out. Ngayon wala na mga plastic pala yung mga pagkakaibigan. Nakakaibigan. Kaya kayo mag-ingat kayo sa mga tao na pagkiwalaan ninyo. Huwag kayong basta-basta magkiwala. Yung pala, harap-harapan kang tirahin. Mas maganda pa yung lalaki, yung kaibagan ninyo, yung pangbabae sa kakwa natin na tribal.
ating ayan si tatlo. Oh, yung dati sa Kang Ruel, good for 3 months yung relationship na yun yung pagka-membership ko sa kanya. Okay naman siya, wala namang problema. Pagsabi ko, magkapatid, ibaba mo ako kasi nagmamadali ako. Tapos ganun. Tapos i-chat-chat niya ako, sige, pasok ka, singit niya ako. Hindi nga maghintay ka. Maghintay ka pa ilang oras bago ka ilapag. Alam naman niya, kaya nga nagtag-convert tayo kasi meron tayong trabaho eh. Ano ba? Anong useless lang pa rin na nagpa-member tayo tapos hindi tayo ibaba doon sa mga ilang oras na, mga 2 hours, dyan ka na ibaba, 3 hours. Ano yun? Yan, mukhang pira talaga siya. Kaya dati meron din ako nagpa-member ako sa kanya. Pag magpa-member ka, anytime pumasok ka sa kanyang office ngayon, na-late ako kasi meron akong ginagawa. Alam nga naman, unahin ko siya. So, pumasok ako sa kanya kasi member ako. Yun pala, nung pumasok ako sa kanya, sabi pa niya, ay langga, balikan na lang bukas kasi close na, cut off na kami. Yung available, yung super new member at saka super super chatter lang. Tingnan mo, nagpamukhang pira talaga siya. Hindi yan maganda yung mga taong ganyan na mukhang pira. Kung member ka, dapat tanggapin mo, kahit siya. Kaya nga siya nagpamember sa'yo eh. Tatanggap ka lang ng yung bayad niya, tapos yun na, kung maliit siya sa'yo, hindi mo na siya tatanggapin. Hindi naman po yan maganda. Kaya ang dami kong yung mga membership na pinakansel ko. Magawa tayo ng kuba pata. Saka na ako magkakain pag matapos na.